11 ng Hunyo, ang paggunita kay San Bernabe, Apostol. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ipahayag ang mensaheng ito sa inyong paglalakbay. Palapit na ang kaharian ng langit. Pagalingin ang may sakit. Buhayin ang patay. Linisin ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Ibigay ninyo ng walang bayad ang tinanggap ninyo ng walang bayad. Huwag magdala ng ginto, pilak o pera sa inyong mga bulsa. Huwag magdala ng balutan o sobrang damit o sandalyas o tungkod sapagkat nararapat ang manggagawa sa kanyang ikabubuhay. Pagdating ninyo sa isang bayan o baryo, maghanap ng isang taong karapat-dapat at makituloy sa kanya hanggang sa inyong pag-alis. Pagpasok ninyo sa isang tahanan, dasalan ito ng kapayapaan. Kung karapat-dapat ang sambahayang ito, sasa kanila ang kapayapaang dinasal ninyo. Kung hindi naman, karapat-dapat, babalik sa inyo ang inyong dasal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ipahayag ang mensaheng ito sa inyong paglalakbay, palapit na ang kaharian ng langit. Ang paghahari ng Diyos ay sasapit sa ating piling hindi para husgahan ang tao. Hindi hangad ng Diyos na magpataw ng parusa sa mga makasalanan. Ang paghahari ng Diyos ay nangangahulugan ng kapangyarihan ng Diyos na unti-unti nang mararanasan ng tao. Pumili si Jesus ng 12 apostol dahil nais niyang bumuo ng isang bagong bayan ng Diyos kapalit ng 12 tribo ng Israel. Ang mga apostol ang magiging instrumento ng Diyos. Mararanasan ng tao ang paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawain ng mga apostol. Sa kanilang pangaral, pagpapagaling sa mga may sakit at pagtataboy sa mga masamang espiritu, ipapakita nila sa mga tao ang kanilang pagpapakasakit at pagtitiwala sa may kapal sa kanilang paghayo sa misyon na bit-bit lang ang simpleng mga gamit. Tinuruan silang huwag humingi ng kapalit ng anumang tulong na kanilang gagawin sa iba at iwaksi ang anumang karapatan nila sa mga bagay-bagay. Kailangan silang maging tagapaghatid ng kapayapaan, ang shalom ng Panginoon. Ngunit kung itinataboy ay hindi dapat manumpa o magiganti. Pagsasagawa, pinapahayo ni Jesus ang mga apostol sa isang misyon ng pagtitiwala. Tinuruan silang umasa sa kabutihang loob ng kapwa at kagandang loob ng Diyos. Ganito rin ba natin tinitingnan ang Diyos? O minsan ang tingin natin sa Ama ay mahirap malapitan o hingan ng tulong?